nga. Mga taga-tugtog ng ano. Hala yung bata! Si Tala! Kakanta siya. So, paano yung bulaklak na ginawa nila, oh? Guwan kayo. Ito! Magbabayad ang hayop na tulis. Hoy, si Ilyas! Ayan na! O, deserve! Hayop ka! Binugbog niya si Damas, oh. Hala! Men hoy! Have no right to tell women to shut up! Oh my gosh! Gag, kinilabutan ako! Hello guys, good morning, good day, or good evening, whatever applies to you. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Ayan, panibagong araw na naman for us to react to Mara Clara Tibara, episode 35 na tayo. Ito yung panghuling episode for this week. I was wrong yesterday. Paulit-ulit ako kahapon na sabi ko parang yun yung last kasi I thought it was Friday already. But anyway guys, I was just so busy so medyo nalit tayo ng isang araw for this episode. Pero palagi naman natin ginagawa yun, nalilate tayo dahil nga busy tayo. Nag-gym din ako kahapon, so medyo pagoda ang lolo nyo. But anyway, I'm super excited to watch this na. Wala nang recap kasi meron tayong yung parang nakaraan sa start ng teleserye na to na para ma-refresh tayo kung anong nangyari kahapon. So, diretso na tayo. Let's go! Ready? 1, 2, 3. Nais kitang isama para maranasan mo naman ang aming pamumuhay. At malay mo, baka hanap ka ng ibang lalaking iyong maiibigan. Hindi naman po ako naghahanap. Ano ba ngayong tipo ng babae? Marahil ay yung hindi pinagkasundo sa akin. Hindi taga dito. Tilang mga kilala nating Maria Clara ang pinagbabangka mo. Si Bilibili Clay? No. Senyorita, matanong po kita. Ikaw ba yun lang talaga yung nais mo? Ngunit ano pa nga ba ang maaari mong maging pangarap sa buhay? Senyorita, ang dami. Pwede tayong magtrabaho. Yung mga trabaho ng lalaki, kaya natin. Masyadong mataas ang yung lipad, Bilibini. Ida may patria, ida extranjeras flores. Kabisado niyo rin ang tula sa Espanyol? Nagpaturo po ako sa guro kamakailan at madali po kami natututo ng amit namin ito. Ida may patria, ida extranjeras flores, sembrales del viajero. Ang galing nila! Hintay na makita ang dalawang Maria Clara. Ang isa yung magniningning at ang isa na may tililing. May tililing? Dasal ko na hindi ka gagawa ng kahit anong kahiyahiya sa harap ni Chrysostom at sa harap ng San Diego. Aray! Aray! Miss Clay, nasaktan ka ba? Oo, yung Victorina. Kasiya ka po. Meron ka naman palang tinatagong ganda. Kailanman hindi ko tinago yung ganda. Fidel! Nagustuhan mo ba ako niya ayos? Tumulong? Oo, napakaganda niya. Hello, nagselos na naman si Maria Clara. Nagulat din ako dun sa bell na yun. Amazing. Yung reaction ni Clay na kakata. Buenas noches! Bienvenidos, señores y señoras. Ang ating pamilya ay nagagalak na kayo ay naririto ngayon. Nawa ay mabusog tayo sa pagkain at sa masasarap na kwentuhan. Hay muchas bibidas y comidas. Vamos! Disfrutar. Vamos. Vámonos adentro. Ayan, galing ni Madam. Ayan na yung dalawa. Si Victorina siya kasi konsolasyon. Nag-aano sila? Parang ang tawag doon, kompetensya, ganun. Para mga bata eh. Ganda ni Clay. Oh, Hannah, pap. Kita ko si Hannah. Fidel, di ka man tumulong kanina kay Clay nung nadapa. Oh, may pak... Ano-ano ka pa dyan? Kilay-kilay ka pa dyan? Ang ganda naman kasi talaga ng Clay. Oh, pap. Doña Clay Infantes. Pap, tara. Tiniis lang niya pala. Masakit yung paa niya. Napakagaling pa ko daw. Hoy, tinitinang ka ng malala. Naku, squami yung lakad niya doon, gagi. Katuwa si Clay.
pang mayaman. Dapat violin yung ano. Sila. Instruments. Violin, piano, mga Silvia, ganyan pang mayaman. Uminom ka ng tubig. Hmm. Baka naman ikay mabilaukan. Itaan-taan. Hindi talaga ang lagi kong hinaabangan, Kapitan Basilio. Ang tao ng hapunan sa inyo bago tayo malunod sa fiesta. Por cierto, ¿qué tal las preparaciones lalo na sa ating mga kababaihan? Filippo, unque ojos cerrad. Nuestras caro y nuestras arco vestir. Muy bien, muy bien. Bida-bida. Marahil ay nakita nyo naman ang mga naunang prosesyon. Dito lang. Napakaganda, hindi ba? Ang galing niya mag-ano? Kabisado na namin lahat ang mga iyan. Kaya taon-taon naman sa amin nakatoka ang pagpapaganda ng fiesta. Naturalmente. Sino bang aasahan na magpaganda ng fiesta kundi tayo magaganda? So yung mong sabihin, hindi maganda si Victorina. Sinira. Bakit puro na lang pagpapaganda ang nakatoka sa mga babae? Ano man. Sabi ko nga, shot. Puro beautification yung mga nakatoka sa mga babae. Para na fiesta, que viene. Salud! 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 Salud. Rene salud, ganon. Nakakalungkot lamang na hindi na natin makakasama sa ganito ang yumaang si Don Rafael. Que descanse en paz. Ngunit, ngayong taon naman natin muling makakasama sa fiesta ang kanyang butihing anak. Kumusta na nga palang yung eskwela, Crisostomo? Tuloy pa rin po ang layunin ko sa pagpapatayo nito, Kapitan Basilio. Kaya't mas lalo kong kinakailangan ng inyong suporta. At bilang patikim sa tamis na futuro na aking inaasam, ay nais ko sana kayong handugan ay isang sorpresa. Sorpresa. Senorita, ano pa ganun? Ano pong gagawin, sir, ba? Hindi ko rin alam, Clay. Maging sa akin ay sorpresa rin ito. Sa amin din. Anong gagawin niya? Yung design, papakita niya ng school. Senyores, senyora, ayan yung pagkalooban ng gabing ito. Ala! Ng isang pagtatanghal. Akala ko may papa. Ay, oo nga! Mga tagadugtog ng ano. Hala, yung bata! Si Tala! Kakanta siya. So, pano yung bulaklak na ginawa nila, oh. Hala! Let's go. Dami patria. Y de extranjeras flores sembradas del viajero en el camino y bajo su azul cielo que guarda mis amores junta del peregrino la fe que alienta por su patrio suelo. Y decid que cuando en la mar vuestro cáliz abrió por vez primera cabe el éxtasis helado me vestí silencioso a vuestro lado pensando en su constante primavera. Decid que cuando el alba que roba nuestro morena en tos de amor y tanto el susurraba él también murmuraba cantos de amor en su natal idioma cuando el sol la cumbre del Kenixtul en la mañana dora con su tibia lumbre anima valle el bosque espesura se luga en ese sol on su aurora aquí en su patria.
susenin fuigura. Bravo! Bida-bida talaga yung Victorina. Oh, walang voice effects, walang echo, walang reverb. Yan! Ganyan! Mas ma-appreciate mo yung voice nila talaga pag walang mga effects-effects, no? Ang galing nung tala! Na proud si ano si Ibarra. Que niños galing. Mas impresionantes. Bravo, Crisóstomo. Bravo. Bravo. Saan mo nakilala ang mga bata na yon? Nakilala ko lamang sila ngayong araw. Sila ay mga kabataan na naglalako lamang ng mga kandila sa simbahan. Nakakahanga. Mga batang Indio na magaling mag-Espanyol. Siyang tunay, Kapitan Atika. Sila ay mga bata na walang formal na edukasyon. Sila ay hindi lamang mga Indio, kundi karamihan sa kanila ay mga babae rin. Ano pa kayang tayog ang kanilang mararating kung sila ay mabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral? Kaya naman sa darating na fiesta, ay nais ko sana kayong formal na imbitahin lahat sa aking eskwelahan. Isang eskwela para sa mga Indio. Hindi lamang sa mga lalaki, kundi pati na rin sa mga babae. Isang paaralan na para sa lahat. Gusto ni Clay yan! Quality! O, di ba? Sabi sa inyo. Yung tuwa niya. Salud! 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 Tama yan. Dapat para sa lahat. Kasi ang dami magagaling na ano eh. Ay, tawa. Ayan na. Pang bruha yung tawa ng Victorina eh. Mabuti at hindi nabilaukan kanina sa pagkain si Clay. Isang iskandalo ang kanyang pagkakadapan. Grasya. Siguro naman ay tatabla na siya ngayon ng hiya. Dahil kahit anong bihis, eh sadyang napakalayo niya sa atin. Ay, ang tatakay ng mga mean girls. Hindi natinag ang pagkakaibigan nila ni Crisóstomo. Nakita ninyo at inalalayan pa niya ito. Sinchismis siya. Chismosa itong mga friends niya, ano? Mara pa. Speaking of chismosa, nakikiosyoso yung playo. Hindi may tatanggi. Nakakakilabot ang ginawa ng mga bata kanina, Crisóstomo. Incredible! Magnifico. Ganyan din ang naramdaman ko nang nakilala ko si Tala, Don Filippo. Akalain niyo bang sumisilip lamang siya sa kumbento para siya ay matuto? Patunay lamang na gutom sa kalaman na ilan sa mana Indio. Totoo mga yan. Kaya napakaganda ng plano ng aking kaibigan sa kanyang eskwela. Ay, supportive naman pala. Ngunit, pati mga Indio, lalo na mga babaeng maralita sa eskwela, nakikinikinit ako na. Nagwawala ang kura! Problema nalang yung kura. Senyorita Maria Clara? Si, Clay. May tanong lang po ako. Bakit parang magkakahiwalay po ang mga babae at mga lalaki? Same reason. May mahalagang pinag-uusapan ang mga kalalakihan sa kabilang silid. Mahalagang pinag-uusapan? Oh, eh bakit hindi po tayo sumali? Hindi maaari, binibini. Grabe no, accepted na nila na hindi sila kasali, yung babae dati. Ngayon, di pwede yan. Dapat equal rights, gano'n. Maria Clara, tunay na gwapito ang iyong nobyo. Lalo na sa sorpresa niya kanina. Magsabi ka man, kayo ba talaga hindi nag... Sino? Chismosa talaga. Mukhang ganyan. So hanggang dyan lang yung mga topic nila dati. Hindi mo ba yung inaasam? Ako yung itigilan nyo na.
Panglandi. Ganyan pala yung ginagawa nila. Actually, hanggang ngayon, ganyan pa rin tatawa yung mga ibang babae. Tinawag siya. Pinag-uusapan namin ang aming mga naging nobyo. Ikaw? Nagka-nobyo ka na ba? Ay, Maldi. Pinasok sa usapan. Iwala namang nobyo sa akin. Si Fidel. Wala pa siyang nobya. Tipo mo ba siya? Let's go, Filay! Hindi. Tamawin ka na. Napupusoan mo ba siya? Ay, tori nung Hana, Chisera. Ano nyo, kayo? Talaga bang puro lalaki na lang ang pinag-uusapan nyo? Bueno, ano ba ang dapat namin pag-usapan? Ay, Diyos ko, napakarami. Trabaho. Trabaho? Panahon. Pangarap. Lipunan. Muy bien, vosotras permanecer. Muchacha. Ay, impact. At tinawag ng muchacha sa saber, tu lugar. Kung ayaw mong mapahamak dahil sa matabil mong dila, kriyada. Akala mo kung sino nila lang na may katungkulan, ilusyonada. Ay, perfect. Ipagkasabi ng ilusyonada. Grabe dati, no? Kung mangangarap ka, ilusyonada ka. Oh, ang gagaling ng mga mean girls. Siya medyo hindi pa siya, ano? Si Hannah medyo hindi din mean girl. Parang, ano lang, nakikiramdam lang. Ito mean girl talaga to, si Madam. Pardon. Pero mabait si Madam Clara. Na-hurt yata si Clyde doon. Kasi naba ng impact ang Victorina. Sinundan niya sa labas. Huwag mo na lamang pansinin si Doña Victorina. Gano'n talaga ang tingin niya. Kahit sa kanyang sarili. Gano'n na lamang talaga siya magsalita. Pansin niyo pala. Hindi ko kasi siya maintindihan eh. Bakit mo ba parang hindi pinapahalagahan ng mga saloobin niyo sa mga bagay-bagay? Hindi talaga pinapasama ang mga babae. Lalo-lalo na kapag may mahalagang pagpupulong sa tribunal. Eh, may karapatan po tayo mga ilam. Equal rights. Equal rights? Equal rights. Yes. Ang pantay na karapatan ng lalaki at babae. Ay. Marami ka pang kailangan matutunan sa mga gawi at mga paniniwala dito. Sumunod ka na lang sa Sala Mayor kapag nahanap mo na sa iyong sarili ang pagtitimpi at ang kahinhinan na nararapat dito. Dapat palang ipagtitimpi dati yung mga babae at kahinhinan. Kasama na doon ang hindi panginaalam sa mga usaping importante. Ay. Tsaka dati. Ako pa ngayon, ang marami kailangan matutunan at mahanap sa sarili. Kahinhinan. Patience. Patience, girl. Ayan, ganyan. Kumina ng malalim. Bigot nag-change yung, ano yan, no? Expression niya. Ang social talaga kasi violin, di ba? Maske ako, tutul sa mga planong yan, Crisostomo. Oh, ayaw din yan. Hindi ko alam na nais mo rin ipaturo sa iyong eskwela ang mga gawaing bahay at pagpapaganda ng mga babae para sa ating mga lalaki. Ang baba talaga ng tingin nila sa mga babae. Tagalinis lang ng bahay at pampaganda ng mga lalaki. Marami na kayo nainom at nakain. Ngunit, nais kong makumbinsi ako ni Crisostomo para makapagbigay ako ng donasyon sa kanyang eskwela. Bukod sa may mga ilang kababaihan na sa kolehiyo sa bandang kanluran,
at sa inspirasyong hatid ng mga bata kanina, ay meron din akong nakilalang isang hindi pangkaraniwang babae. Matalino, palabasa, tunay na kakaiba. Si Clay? Sa kanya ko rin nalaman ang kahalagahan na makapag-aral at makapagtapos sa mga kababaihan. Magkaroon sila ng pantay ng oportunidad katulad nating mga lalaki. May pride si Clay doon. May oportunidad naman silang manilbihan at tumulong sa mga adhikain ng simbahan at sa bahay. Ano, grabe, sa bahay lang. Katulong, ang peg. Amigo, huwag mo nang patuloy. Lasing na. Oo nga. Ngunit, hindi mo ba sila nililimitahan? At ano ang nais mo, Crisosto mo? Mangimasok rin sila sa pagpapatakbo ng bayang ito? Baka malingat ako, sila na rin ang gumagamot sa mga ospital! Grabe, pati sa ospital, bawal ang anak, babae. Diledyo, diledyo. In nursing student na yun. Sino may iiwan para mag-alaga sa mga bata kapag nangyari yan? Sino magluluto? Magbabantay ng bahay? Katulong na. Hanggang bahay lamang ang kababaihan. Dinner to. Dinner to. Don't see you. Mawalang galang ako. Magulo sa dili ka, Clay. Pero hindi ko totoo yan. Alalagot. Miss Clay. Hello. Pakiulit. Hindi po totoong hanggang bahay lang ang mga babae. Huwag kang manghimasok sa aming usapan, iha. Bumalik ka na sa pamamipay. Sige na. Sige na. Senyor, isang marangal na tungkulin po ang pagiging may bahay. Pero kayang-kaya rin namin mga babae ang ginagawa ninyong mga lalaki sa labas ng bahay. May point siya talaga doon. Minsan nga mas mahigit pa. Bakit kaya hindi pa bumabalik si Binibining Clay? Nandun sa kabila. Marahil ay umuwi na matapos mapahiya. Ang mahal din ni Jennifer. Ni Clarita. Si Tia. Si Clay! Nandun sa silid ng mga lalaki. Tapos siya lang mag-isa doon. Grabe ang tapang niya talaga. Lagot! Magino! Magino! Bigyan natin pagkakataon. Pakinggan natin ang aking kaibigan. Supportive siya, no? Ibarra. Tama! Makinig po kayong lahat. Ay. Hindi lang babaeng pinuno ang magkakaroon tayo. Magkakaroon din tayo ng babaeng kayang magbuhat ng hanggang 127 kilong bakal. Si Heidi Lim Diaz. Heidi Lim Diaz. Magkakaroon din tayo ng babaeng mag-aangat sa buhay ng mahihirap. Babaeng gwardiya sibil at babaeng doktor. Para sa kese, abuelto loka! Para nila nababalin na daw. Sandali lang po, sandali lang po. Nakakatawa po ba yung sinabi kong kaya rin maging doktor ng mga babae? Si! Binibining Clay, tama na. Ay, hindi. Fidel, gusto ko lang namang malaman kung anong nakakatawa sa sinabi ko. Anong nakakatawa, iha? Lahat ng iyong sinambit. Ano pa nga ba yun? Babae sa medisina. Babay, dali! Magpagamot ka na! Baliw! Babae mo. Kapitan Basilio! Kapitan Basilio, hindi yata tama na ganyan yung pagsalitaan ng isang babae. Lalo na't pinapahayag niya lamang ang kanyang mga saloobin. Para mapapahamak si Ibarra dito. Senyor, hindi ba't may anak kang babae? Wala ka bang pangarap para sa kanya? Ayaw mo ba siyang matutong magbasa ng ibang libro bukod sa Biblia at Doktrina Kristiyana?
Hindi mo ba gugustuhin makita siyang umangat at umasenso dahil sa sarili niyang pagpupursige? Miss Clay, maaaring maging matatas, ngunit hindi matalas. May hangganan lang ang aking pagpapaunlak sa iyo. Hmm? Matatas, ngunit hindi matalas. Huwag mo akong pinapangaralan sa loob mismo ng aking pamamahay. At huwag mo ipipilit na kaya mong pumantay sa kalalakihan. Huwag nyo rin pong maliitin at ikahon ang mga babae. Mari ba, magi mo? Itong mga to. Uminahon muna kayo! Pero yung kayo, pangalawa lamang sa aming mga lalaki. At ikaw, daig mo pang isang manok na putak ng putak na wala naman silbi! Kaya tumahimik ka na! Bumukot na giyena! Hala! Men have no right to tell women to shut up! Oh my gosh! Oh my gosh! Kaki, kinilabutan ako? Wala, hindi natitigil yung ano ko. Goosebumps ko. Grabe yun! Ay! Ay, don't cry, grabe ka! Parang, ano, she channeled in Miriam de Pinson Santiago sa moment na yun. Grabe yung acting niya dun. Convincing. What do you mean, Clay? Ikaw ba'y nananadya? Hindi na binabagayan ng iyong kasuot at ng aking baro. Hala! Nag-tema sila. Pagmukuso ka, nakabagong aking baro. Pinapangako ko sa'yo. Hala! Nisikto, kapag tayo magbuhay, kinasal na ituturing kita magkapantay habang buhay. Pasyento, ngunit ang babae ay tapas. Ang hindi pagbabayad ng buhay sa isang krimen. Huliin na mga yan, kapturado! Hala! Padre! Kinukuloy! Basta sa grando! Nasaan ito? Ito, magbabayad ang hayop na tubig. Hoy, si Ilyas, ayan na! O, deserve! Hayop ka! Binugbog na si Damaso. Ay! Huwag yung Ilyas. Iba din yung Ilyas. At last, merong representation yung Indio dito sa parang ano. Pwede bang sabihin na ano? Love affair ng story na to. Tama ba? Meron ba silang ano dito ni Clay? Parang feeling ko meron. Sa eksena na yun, yung panghuli, yung nagkabangga sila. Di ba? Hindi naman sila pagbabanggain kung walang kineme. Hello? O baka may love triangle pa dito? Tsaka next week na rin yung ano? Yung ang kaswitan ni Clay tsaka ni Fidel. Hindi pala kaswitan, parang nagkakataon lang. Nagteterno pa sila talaga. Oh my gosh, saka bakit may ano, eksena dun sa ano, sa boat? Ano ba yan? May outing ba sila? Okay guys, ayan yung mga aabangan natin next week. Grabe yung last na scene dito, no? Yung tumayo siya sa Celia. Kaya lang, inaalala ko, baka mapahamak si ano, si Ibarra. Dahil siyempre siya yung kaibigan ni Clay. Pero may point si Clay dun, ha? Lalo na ngayon sa panahon ngayon, hindi pwede yung ganun na patatahimikin yung mga babae. Ang dami nating leaders na mga babae, ang daming mga babae na mas higit pa ang mga nagawa kaysa sa mga lalaki. So hindi natin pwedeng i-underestimate yung mga nanay natin, mga babaihan. So ayan, marami na naman tayong natutunan at maraming salamat sa palaging panonood sa video reactions ko for Maria Clara. Ako'y sobrang ano talaga, galak na galak pag nagre-react ako dito. Tingnan mo, pati yung pananalita ko nagiging malalim. Parang napapamahal tayo lalo sa bahay natin at sa wika natin pag nanonood tayo ng Maria Clara Tibara. So maraming salamat sa mga writers ng show na to, ng teleserye na to, and of course sa GMA dahil sa napakaganda at napaka-educational na palabas na to. So there you go guys, thank you so much for watching and see you again next week. Bye!